ng hari ng Mincitar, the Mincy. Okay, so that is your draft for the game number 2. Titingnan natin kung sino ang makakakuha. JNA nga ba makaka-pick off again for making this series a 2-0, or it's gonna be a all one standing? Tingnan natin. Feel ko magkaka-game 3 to eh. Feel ko talaga lalaban. Kutubo lang din ah, kasi ano tayo? Hula ako na tayo eh. Tangmin si Tarni Van. Para sa viewers. Para sa viewers, sabi dito ng NXP fam or sa nasa team side ng ni Doggy is game, not easy game. Game number 3 tayo. Yes, tama naman dyan. Pero saan kaya ilaw? Yan, malakas naman ata to. Pero kung okay naman, oh, yan. Diwag! Kung manigaw. Droggy dito, tsaka si Choco. Ah, side lane na no. Natalia, kala ko Phosphor. Kala ko Phosphor. Or side lane, Virus. Parsa. Ah, side lane, Parsa. Di. Ayun, no, side lane, Parsa. Next kasi siya, no? Pwede maging support, pwede rin maging... Oo, titignan natin sa early kung magpapalit sila, guys. Normally, magiging ano to, magiging side lane, Parsa nga. Para dito kay Barats. Oo, titignan natin, pero... Eh, goods ba Parsa dyan? Pero parang goods lang din naman, guys. Eh. Depende sa rotation nila gagawin dito, eh. So, may healing galing nga dito ang ating team Jaina. Yun, spam healing ako. Lumikod lang, dumaan lang. Dumaan lang si parin Gio. Pero out na lang din muna, guys. 1-0 in favor of JNA. Tinan natin yung Harit kanina ang nagdala masyado. Ating healing, ganda ng KDA niya doon. Pero sa parin Gio, uy, out na lang din muna. Yung expert, ang ganda ng skin na yan. Mahal din yan, guys, eh. Sa mga kumuha dyan, 4K ata yan. Or, 4-5 ata nakuha ko. So, dalawa sila dito ni Natalia. Hindi nila alam, walang tao. So, yun, nakuha pa nga dito ni Choco, yung buff niya. Which is maganda. Uy, Natos nga, Virus, pero tamang disengage. Pero tingnan natin, may mga first blood ba? Wala. Wala, wala. Talang dumaan lang dito si paring Gio, guys. So, makunat dito na naman yung lineup ng side ng ating team na JNA. Tamos, Barat, at saka Harit. Pero syempre, damage nga. Damage output na naman sa early. Naku, ayun, James! Naku, na-force. Yung flicker, guys. Ano, inoorasan niya ng mga pro player, guys. Tsaka ng mga amateur. Kung marunong ka, ano yan kasi... 2 minutes ba? 1 second. Hindi, 1 minute. Ata, 60 seconds, no? Or, hindi, 2 sec... Ano pala? Sorry, 2 minutes. 120... ang kanyang cooldown. So, dapat inoorasan niya. Tapos, ano, yan. Kung kayo mga, ano lang, kung mga, alam nyo lang yung mga ganun bagay. Importante naman kasi talaga yan na to know if may panakas, oh, may panakas, may flicker. Yan yung importante yung call. Yan. So, tips natin, guys, yan. Kailangan i-take note nyo yan. Parang dadagdagan mo lang yung oras. Tapos, sabihin mo sa mga kopre mo. Pero, parang, luwitin natin, mag-check. Naku, dapat yung, hindi nga na natos, pero wala siyang, yun, ang bilis na follow-up, UG right here, medyo nanganganim with that Zama Force, pero hindi nila papasuri. Yan, oh, pero first blood sa side ng team eSports, yung bandang taas natin, nakakuha ng first kill doon, si paring Brody, nakuha nila si paring Ras doon, pero out na lang din muna, naku, hindi pa naalis, nag-flicker dito, yung ating si paring Louie, and may ganti agad, yung team JNA nakuha doon. Mm-hmm. Si paring Dogs. Tama ka naman dyan. So, wala pa naman masyadong movement ngayon. But I'll take a look at that situation. Van, medyo nanganganib na rin. Pero parang papasukin pa nga dito. And Brody killing the Harith right here. Double kill pa nga nakuha dito ng Team eSports. Yan, eSports. 1-3 ang ating score. Kailangan na kailangan nila yung ganitong early aggression. Kasi may Natalia sila eh. Now, and also have Brody na kahit paano pag nabigyan mo ng space, eh, pwede naman pumalag din. And naandun yung tatlong member again ng ating team, eSports. Yun yung magandang ibinibigay ng isang Natalia, guys. Eh. Kaya lang yun, nabigyan ng isa, di ba, Rats? Si paring Force on the bottom lane. At yun, magkakaroon ng space na naman si paring Barats third dito. Turtle lane, direct. Mm-hmm. And now, eto na nga, mga Lodi Bell, first turtle to. Kung sino makakakuha nito, medyo may advantage. Pero nakuha ito ni paring Brody, out na lang din. Pero luck dito si paring Louie kay Natalia, pero makakatakas din at nakuha nila naman once again si paring Ras at makakatakas dun si paring Gio, which is si Natalia, pero airstrike inilatag, pero Zaman Force, tingnan natin pwede na nga ba ang sagot na pagganti. Van will go out and meron pa kasunod ata si paring Xborg pa ata ang kasunod dito, pero paring Sky healing galing. Grabe nga yun, pero uy, grabe kumuhit dito yung damage ni Choco and triple kill pa nga with this Brody, ladies and gentlemen. Ang bilis ng pagbawi dito ng Team eSports. Triple kill
galing kay Choco. It's atong Brody 6-0 agad ang kanyang KDA Ate Billy Plus makakuha. Pero yun, nag-clicker plus kain. Nag-clicker pa nga, plus kain. And of course, guys, and together with the Feather Airstrike, mga kaibigan, Choco is in trouble and Choco will go down. Is it? Nakatakot ako, nakapag-live steal. Napakagandang micro gaming coming from Choco. Ate Billy, kung mapapansin mo, ang dami niyang pinagdaanan doon. Pagkatapos ng kainin ng Barrett, in-injector pa siya ni Johed. Pero hindi pa rin, nakatakas pa rin siya GL card swipe mula kay parin Choco. Grabe naman yung life steal doon kahit pa paano nakakaot. 7-0 ang kanyang KDA dito. 3 na ating score. Maganda ang momentum ngayon sa second game natin, Ate Billy, ng team. Esports. Mm-hmm. Tama ka naman dyan. Correct. 3-9 ang ating score still in favor of Team Esports. Yan, with so, just 4 minutes and 52 seconds na talagang nakakalamang ang Team Esports sa pagkakataong ito and well, 3K lang pero kaya pa namang habulin to. Because right now, guys, mahirap kasi talaga kapag yung post-form mo ay hindi rin ganun na kalakas yung damage, but take a look at that situation. They're just going to secure the objectives of getting the top turret onto the top lane. Yan, so now mapapansin natin, apat na yung laging kasama dito mag-rotate. So alagang Marino yung ating si parin Gio kaya Choco, dahil alam nila lamang na si parin Gio dito. So ito na yung kailangan natin para sa isang Brody. So right now guys, as you can see, lagi ng 4-man rotation ang ginagawa nila dito sa side ng ating Team Esports and the Turtle. Gusto nilang i-contest to. Pero yun! Nakuha pa nga dito and of course that flash killing the Parsar right there and the secure objectives pa nga yata ang mangyayari dito. Yuji, mukhang tama nga bang lang pero hindi pa rin makakakuha ng Turtle. And yes, that Turtle is for the Team JNA. JNA nakakuha nga ng Turtle doon pero ang gusto ni Xbox doon ay subjective. Talagang pinapressure niya yung top lane, hindi niya inaiwasan pero yun. Hindi niya inaalisan eh pero syempre sagot din ng JNA ang bottom lane. Oo, bottom lane. First tower nakuha nila dito guys, so automatic ma-pressure na sa bawat side lane dito ng ating both teams. Pero titignan natin dito, lamang pa rin sa gold at saka si kill dito yung ating esports. Pero nakuha si parin Gio na isahan doon ng tatlong rumoronda sa may bandang baba, Barat sa tsaka Halit naman nga kasi yun. Kaya automatic pag may nahuli, talagang GG at talagang mabubura sa mapa. Tama ka naman dyan, correct. So talagang habang tumatagal, lalong kumukunat and they're getting really, well, actually aggressive and are reliable na lang dito sa ating mga side lanes, di ba? So, pero parang hindi ko rin masyadong na, ano yung, napapansin yung Natalia sa ngayon. Kasi, oo. Ano eh. Kasi talagang Natalia is designed for early stage of the game. Oo, for early, parang vision, ganyan, ganyan. Kaya lang, syempre, pag ganitong makakapal na yung buhay ng kalaban, is wala na masyadong mababasta, mababurst yung ating Natalia. Pero yun na to, hindi pa rin dahil naka-immortality na si paring expert dito at tamang out na lang din muna sa may bandang taas. Gustong ibigay dapat to ng ating team JNA pero hindi nila to mapupush. Pero yun, naandot pa rin si paring Choco. Inaalagaan yung top lane at saka yung kanilang middle lane. Pero yun, free farm nga lang si Barats. Yun ang mahirap sa side ng Team JNA. Alam naman natin yung Barats kanina talagang wala masyado nakakapag-burst Ate Mili. So ngayon yung Harit at Barats dito, kailangan talaga nila dito makita at mapantayan sa side ng Team Esports. Tama ka dyan. So kahit di naman, kahit mahuli dito si Choco kasi nakakaano pa rin, nakakatakas pa rin siya. Tingnan mo yung damage dito, wala na rin ano, wala na rin Harit. So talaga yung juggle nila, kulang sila dito sa pagkakataon ito. Napitas yung tatlong mid and dalawang side na lang natitira dito sa JNA. So, I think they're going to secure the turtle for this time. That's gonna be our third turtle for Team Esports. Esports, dire-diretso ngayon yung kalamangan na medyo maganda na ulit yung kanilang momentum, guys. Tatlo yung nawala, which is si Harit, si Louie, at saka dito si Paring Sky. At makakapos sila sa may bandang bottom lane. Maganda yung naging clash na yon para sa side ng Team Esports. Ito nga kaya ang pagbawi ng api. Ito yung ginawa nila kanina sa game number 1. Ngayon, ginagawa naman ng Team Esports sa game number 2 natin. Natalia, tamang tinitinan niya at nakita niya na naandun si paring Johed sa may bandang middle lane. So right now, umuwi muna si paring Minstar dito. Reset muna kahit papano. 26K over 22, so 4K gold lead for the side ng Team
esports. So ito na yung gusto nating mangyari, guys. Game 3 ata ito at hindi, pero masyado pa maaga. Tignan natin kung magiging dire-diretso yung kalamangan. Tama ka naman dyan, Correct. So, kinain dito, Barats Van is in trouble. Mintitar sa loob mismo ng Tor. Pero juggle lang. Pero ito rin, legendary na nga po dito ang isang bro din, mga kaibigan. And yun, Natalia will also gonna go down. And Doggy with that ultimate right there, Zaman Force dito naman kay Choco. Harit versus Choco dito sa bandang turtle lane, mga kaibigan. Legendary, killing the Harit and Choco for the win with that clash, ladies and gentlemen. Hindi pa rin kinaya kahit sustained heroes ang nasa JNA, but that amount of damage coming from Choco, Beerus, and also Doggy right there, and Feather Airstrike zoning out the team JNA. Sa pagkakataong ito, lumalamang ang team esports. Yan, JNA, medyo sila ngayon ang nape-pressure ng team esports. Napakaganda nga ng damage na ngayon meron ang Choco natin na gumagamit ng Brody, plus makakuha pa ng dalawang tower sa middle lane, at nakuha na nga yung second tower pa dun sa may bandang top lane. The pressure is real para dito sa side ng JNA ngayon. Sila ngayon ang nahihirapan kung paano nila sasagutin yung pag-control sa mapa ng ating team esports at team. Tama ka naman dyan, Correct. So, but still, na de-def pa rin nila. But I just don't, well, para sa akin kasi mahihirapan kasi yung Rafaela. Kasi, of course, the mobility, kailangan din yan. Tsaka yung crowd control. However, it's the damage that esports kasi yung binibigay, yung damage output. But James, right here, mukhang nagkakaroon ng dalawang clash dito sa bandang bottom lane. Kanino tayo titingin, James? Napakakunat na Barats, mga kaibigan. Pero dinajuggle pa rin nila. Wala na skill yung iba dito. That is why medyo nagbaback na lang ang JNA. Minus one dito si paring James na wala. Alam nila na may Lord dito. So pwedeng manalo dito ang team esports sa pagkakataong ito, dahil 5 versus 4 ang mangyayari. Pero yun, pinasok dito ni paring Sky, pero yung Feather Airstrike walang nakakapwesto. Maganda pero nakuha. Legendary and another team coming from Brody. Hindi makuha-kuha ang Brody nyo. Double kill pa nga, triple kill. Is it gonna be a maniac? Naku po. Wala na pala. Wala nang maniac, that is naubos a wipeout situation coming from our Brody, at walang makakuha dito kay Choco. Si Choco nyo, galit na. Choco nyo, galit na. Mga Lodi, pwede nila tong i-push. Wala pa yung ating Lord, pero makakuha ng inhibitor turn in on the bottom lane dito yung ating team esports. And now, ladies and gentlemen, JNA kapit lang sa cellphone, at ang ating esports malapit na nilang makuha itong second series, at magkakaroon nga tayo talaga ata ng game number 3 kung mapupush na ito ng team esports sa ating meeting. Tama ka naman dyan, Correct. So yes, this is gonna be the level 1 Lord pa lang to. Hindi siya tumalon eh. Oh, tama, kaka-12 pa lang. Kasi, oo, so, kaka-12 yes, pa lang. Ma-de-def pa nila to, but it's just that nahihirapan pa rin silang kunin si Choco eh. Kasi pwedeng kunin, kainin si Choco tapos itutos. But oo, parang mahihirapan because ang dami rin kasi damage dealers, and of course yung mga magzo-zone, which is si Doggy, the X-Borg, and ayun o, mga ganyan. Yung Barca pa lang eh. No, ang kunat din sila kasi kahit sinong itos mo, but yung Mincitar din kasi mahihirapan mag-ultimate si Harris dito. Tama ka naman dyan, Ate Millie. And right now, inhibitor turret na nga sa middle lane ang nakuha once again ng team esports. Sa pagkakataong ito, mega waves na ang meron dun sa bandang bottom lane at sa middle lane nila dito. So right now, minus one, wala dito si paring Louis. Mabubuhay pa lang siya dito, pero uuwi muna si paring X4 Geo. Trying to get a vision lang kung nasan yung ibang members dito at kung saan nakakapwesto. Yun nga, tama nga naman. Paano nga ba makakapwesto? Hindi ka makakasayaw pag merong Mincitar. Plus, hindi Mincitar mo maabot yung Parsa. Oo, tama ka naman dyan. Kasi kahit naaabutin mo yung Parsa, parang andyan si ano eh, andyan yung Natalia to protect the Parsa from yun nga, sa mga magta-try mag-reach out doon kay Parsa sa mga back lanes. At kung mapapansin natin si paring Choco, respect mo naman yung standing talaga. 14-0. So, ibig sabihin, talagang hindi nila maabot si paring Choco. And still, guys, malipig roar ang kinuha dito ni paring Choco para talagang sure na sure tapusin yung game number 2. At sabi niya, baka na tayo sa game number 3. Nako, si Choco. Choco nyo, gutom na. Gusto nang matapos yung laban. Pero
eto nga tingnan natin, puso lang, no? Hindi pa sila pwede makampante, baka naman, di ba? Yun nga yung combination na mahuli lang dito kung sakasakali mong siswertin at mahuli nila si Paring Choco, eh magiging maganda para sa side ng ating team JNA. Kaya lang nga guys, para sa akin 70-30 kasi eh, kasi mahirap nga naman talagang mapasok yung Parsa kasi may Natalya pa eh. So parang ano ka, masasilence ka lang pag naadun sa gitna ng laban yung ating Natalya. Tama ka dyan. Pero syempre kailangan pati nga, wait lang ha. Wait, huwag maalis yung items. Puro sila ano, puro sila sustain. Puro pampakunat lang talaga. Uy! Nakakuha pa nga dito Parsa. Medyo mahihirapan na rin sila sa pag-zone. Pero eto nga, i-juggle na lang to guys. Pero hindi makaskill because so, Natalya! The Mincitars, ano, ultimate dito, mga kaibigan. Pero mukhang tinatapos sa Natalya, and there you go! Oh! Di pa tapos ang laban! Hindi! Amin ang lupa rito! Lights down! Tatlo at ang mawawala, kinain ni Parin James dito. Yung ako, ating... Ako, Doggy! Napaganda nga ultimate dito, pero wala nang natitirang kasama dito sa Clash, guys. Ayang naman yun, hindi pa natapos pero mukhang lalaban pa rin ang Team JNA. Ano daw, laban lang sabi ng Team JNA, ladies and gentlemen, at napakaganda ng pinakita doon Clash. Kamunti ka naman matapos yung ating game, pero napansin nila na yun Natalya, sabi niya, ako, hindi ka nakamalipit Ror, si parang Brody ang meron nun. And now, makakaroon or magkakaroon sila ng chance i-contest ang Lord na ito. Pero I think mahihirapan pa din sila dahil yung mga waves at wala na silang inhibitor turret sa bottom lane at sa middle lane. Kahit papano lang, nakahinga sila ng Bagya. Maganda yung pick off na Clash na yun kasi una nilang naaawala is yung par sa ating mini. Kaya medyo talagang naging advantage sa kanila yung Clash na yun. Exactly guys. So yes, 10-24 ang ating score. Shout out sa mga viewers natin yes. Dyan. Sa mga ano nagpopogi yan, nagaganda mga fans ng JNA and of course ng NXP guys, shoutout sa inyo guys. Shoutout sa lahat ng mga nandyan, hindi pa tapos ang game number 2 natin. Again guys, game number 1 po ay nakuha ng JNA, pag nakuha nila ito kung sakasakaling comeback lang Ate Billy, ay 2-0 ang ating standing. Pero sabi nga naman dito ng esports, hindi kami papayag, hindi pagbawi pa dito, pero kailangan nilang ma-secured yung ginagawang kalamangan. So, medyo naisahan sila doon, ha? Nakuha kasi yung pasa. Item check nga ako ulit, direct. Yan. So, ladies and gentlemen, pero airstrike, ako makukuha ata, Lord, hindi makukontest. Pero nakain na sila. Pero Louie, right, you're doing things. Kanina mapupunta ang Lord. Ako, may nakuha pa nga. Doggy with that wonderful love. Ultimate, pero yon nakuha pa nga dito si Baras and Choco yung galit na naman, pero disengage dito si Van, and yes, Choco, right here, naku, Choco nyo, patay na! Choco nyo, patay na! All one trade para dito sa ating laban. Tingnan natin kung sino nakakuha ng ating Lord. Medyo hindi ko napansin, pero para nakuha ata to ng ating Team Esports. Kung ako ay hindi nagkakamali, ladies and gentlemen, pero yun, tamang umuwi dito. Ay, hindi, Ate Mili! Nakuha pala ng Team JNA! Pa. Grabe naman! Panalo sa bilis, panalo sa laban. Napakabilis ata nangyari yun. Laban na laban! At para sa akin, sa skill yun nakuha. Kasi yung retry, meron pa yung hari. Oo, may retry pa? Oo, may retry pa. Kakakulo. So guys, so parang nagkaanuan sa Clash pa eh. Sakto pa naman yung ulti dun ni Drogi. Sayang. Oo, sayang na sayang. Pero tingnan natin. Ate Mili, medyo makunat yung ating Lord. Ito na ka pa magbalik. Tinos dito. Sige, Dog. Oo, nakapag-ultimate. Pero yes, that is a good disengage. Coming from the expert right here, pero mukhang gigil na yata itong mga to guys. Oo, si Tamos. Ayaw ng 2-0 yan guys. Nagmi-mirror na lang si paring Tamos doon sa may bandang taas, tapos gusto nila makuha yung middle lane. So ladies and gentlemen, ang ganda ng pagbalik ng JNA dito. Medyo ngayon na nagba-back out ay ang Team Esports Ate Didi. Dapat kasi para sa akin siguro mas maganda kung makaka-free-hit lang dito si Brody. However, mahihirapan na rin siya kasi sobrang kunat na itong mga to. Yes, yun nga sinasabi natin. Makunat si Harit, makunat si Barats, at makuhat natin si Tamos. Ang ganda lang Ate Mili. Niris nila yung Lord kanina. Kumbaga sabi nila, hindi natin pwedeng ibigay ito. Pero ito, tinan natin kung bibigay. Nagkaroon naman ng Clash dito sa ating purple. Bato patay! Yung uy! Harit! Galing naman ni Choco doon. Grabe, Choco. Yung galit na naman. Mukhang gutom na kinain dito. Sino? Naku, kung ako yan, mag-out na ako kasi wala kayong damage masyado dyan at masakit ang Team Esports because ang damager nyo is already dead. Pero si Sky dito only, yun nga,
siya na lang ang natitira dito sa may bandang Pilipinas. Yes, ang sapagod pa nga drogi rito. Mukhang lakad matatag, apat yan, lima, kumpleto ang esports at tamang def. Paano nila madedef to? Oy! Naitapon pa nga dito, napakagandang toss. But take a look at that. Damage, yes. Sana. Pero yun, tagilid na ang Mapor. This is game number 2. Sure na sure na nasa side ngayon ng Team Esports. Yes. We will have a game.